Good afternoon, everyone. If you think you are blessed because of this gathering, I also consider myself blessed because of your presence. Yeah, so we are all a blessing to each one. The theme has been given to us, and the theme is restoring the friendship. I kind of like this image of a person holding two ends of the rope, which were connected before, but for one reason or another, got disconnected. And now this person is trying to connect them again. This is not just about ropes. This is about our life as human persons, our relationships. You can restore pieces of furniture. You can restore and fix gadgets. You can put back in order something that has been torn. You can mend torn clothes. Can we restore broken relationships, family relationships, friendships? This is what this meditation is all about this afternoon. And you know that it cannot be just anyone who would do this. It would have to be somebody who has that power to bring two people together again. And the power is not something imposed. It is coming from within. It's the power of love. Ito yung maganda. Pag naitali na uli yung dalawang lubid, alam niyo yung word na itali, ligare sa Latin. That's where you get the word ligation. When you say ligation, what does it mean? All right. You cut. Lagare. For cutting, okay? Ligare means to cut. Well, when you put the re, that means to connect again. That's where you get the word religare. Sounds familiar? Religare. What word do you get from that? Religion. What is religion? Religion is anything that puts us together again. And it's not just person to person, human persons, tao sa tao. Religion is what would connect us once again with Him. Why are we to be reconnected? Because we got disconnected. And what disconnects us? Sin. Today, this afternoon, we shall talk about how to restore our friendship with God, vertical dimension, and with one another, horizontal dimension, which ties up with the gospel of today. What do you read in the law? What do you see there? How do you inherit eternal life? What was the answer of the scholar of the law? One, from the book of Deuteronomy. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the vertical dimension. And from Leviticus, love your neighbor as yourself. All right, this is the horizontal dimension. Okay. We as human persons are connected with one another. You're connected with the ones beside you. You're connected with the people who are not here now, but who are nearest and dearest to you, your families. You're connected with so many other people, office mates, school mates, community fellow members, countrymen, and women. We are connected with each one of them. Tapos yung connection natin, yung relationship natin, would go deeper as we get to know each other. Elizabeth Barrett Browning, in terms of love, the question is, how do I love thee? Let me count the ways. There are many ways of loving. You can cite so many sources. The five love languages is one tool. You can cite so many others. But there are other sets of how to love another. And these are these two: giving and forgiving. How do I love thee? I can love you when I give and when I forgive. 2 years ago, I was with my relatives' mother's side because somebody died in the family. And I found myself seated beside
my uncle, who is a doctor, at 92, he still practices his profession. Consultations. Wala nang surgery, of course. 92. Yeah. And then he was telling me important things about his life as a doctor. Sabi niya sa akin, he calls me father. You know, father, it was late in my medical profession as a doctor, right, that I got to accept the fact, which before I was saying it's just a myth, that all sicknesses, validate this, all sicknesses begin with stress. Naniniwala kayo? And he explains, if you live a stressful life, and stress can come in so many ways, so many forms. Kulang sa tulog, kulang sa kain, kulang sa kaibigan, tapos ang dami mga stress persons around, all right? Sabi niya, if you live a stressful life, the bodily defenses go down. And we become so prone, vulnerable to diseases and viruses. So we easily get sick. Okay, that's a stressful life. Then he says, may one-liner siya, you want a healthy heart? Sabi niya, listen to this, a happy heart is a healthy heart. Amen? Amen. Pag masaya ka, malusog, hindi lang puso mo, buong katawan mo. A happy heart is a healthy heart. Okay. Yan ang sabi ng uncle kong doktor. Ayaw magpatalo ng pamangking pare. Nag-isip ng one-liner niya rin. Alright, who wants a healthy heart? Raise your hand. All of us, I think, too. Alright. You want a healthy heart? This is the secret. Look closely. You want a healthy heart? This is the secret to having a healthy heart. All together? Talo yung uncle na doktor. Heal thy heart. Why do I need to heal my heart? Because our hearts are, give me the words, are wounded, broken, crushed, shattered, hurting, in pain. And maybe some of us would say, until now it's hurting. And I haven't recovered ever since. I'm still very much wounded. And so we need to heal our hearts. This is about healing our hearts. And who would do this? We'll get to know who and how. There are three ways of handling conflicts. For easy recall, for mnemonic purposes, they all begin with the letter F. Okay? Letter F. Three ways of handling conflicts. One, this word, all together, flee. Ano yung flee? Iwasan mo yung stressful moments, stressful situations, stressful persons. All right? Avoid the company of these persons. Right? Avoid conflicts. All right? So, for example, if you're in a room and the person who is not in good terms with you comes in. Masyadong maliit yung kwarto para sa ating dalawa. May aircon pero parang biglang uminit at parang hindi na ako mapakali. Right? So, if you can't stand the heat in the kitchen, what do you do? Get out of the room. Mas mabuti nang umalis na ako kaysa magkaroon pa ng Third World War dito sa loob. What do you call that kind of way of avoiding, of addressing conflicts? Flight. Flee. Iwasan mo na. Ganto yan. Naglalakad ka sa corridor. Tapos nakita mo, makakasalubong mo yung hindi mo kasundo. Okay. Right turn, pasok ka sa chapel. And then you tell the Lord, Lord, short visit lang ha, kasi may dumadaang bagyo. Palilipasin ko lang yung bagyo. That's flee, fight. The military, you know, have this tactic called escape and evasion. Kulang tayo. We don't have the power, we don't have the ammunition, we don't have the force. So we avoid any encounter until we make it safe back home doon sa ating barracks, so wherever it is, the headquarters natin. This is flight. Flee. Iwasan mo na ang tao or situation. That's one way of handling conflicts. Second way, what's the first letter? F, all right. The second word is this. Fight. Why will I flee?
I will stand my ground. Ayan. You're in a room. Pasok ang taong hindi mo kasundo. And then you think in this way, nauna ako dito. Kapapasok mo lang. May aircon pero biglang uminit. Okay? Kung hindi mo kaya yung init sa room, ikaw ang lumabas. Bakit ako lalabas? Okay. Don't mess with me. And I won't mess with you. Start the fight, I'll end the battle. Ganyan mga, ang patron saint nila, hindi naman siya santa, Gabriela Silang. At yung asawa si Diego Silang. Ito yung mga fighters, alright? I won't give up. I won't give up the fight. I will give you the best fight ever. Ganyan mga palaban. And so what happens? Offices become boxing rings. Living rooms in the house become arenas. And tension becomes a way of life. We live stressful lives. This is the second way of handling conflicts. There is a third way. And that fits inside, in the middle of the two. No, I won't flee. Right? By the way, fleeing is also this. Hindi na tayo magkasundo, cool off na tayo. Hindi na tayo magkaintindihan, break na tayo. Hindi tayo talaga, this is not working, divorce na tayo. Alright, that's flee. Third word, flee, fight. You know the word. All together? Alright, that fits in the middle. Yeah, forgive. No, I won't flee. No, I won't fight. But I give you a way to love you, and that's to forgive. Where do we find that? In so many pages of the Gospels, particularly here. This is the story of the question on forgiveness. Matthew 18, 21 to 35. If you have time, you can read through that. All right. This is the story of the unforgiving servant. All right. But before that story, katulad ng kanina, the parable of the Good Samaritan was contextualized by the question of the scholar. This time, it's Simon Peter asking Jesus. Ano yung tanong ni Simon Peter? Lord, if my brother sins, and he comes to me asking for forgiveness, how many times must I forgive my brother? And then he offers a number, sabi ni Peter, as many as 4 times? No, as many as 7 times, all right? Why did I say 4? I got confused. Sa ating mga Pilipino, go back to our the way we do things, our culture. May ginawa sa yung mali. Mahal mo yung tao? Mapapatawad mo? Yes, okay. Inulit. Same mistake. Kaya pang patawarin? Yes, all right. Second time. Inulit na naman. Kaya pang patawarin? Ayan na, nakakahiwalay na tayo dyan. May tumatangko, merong hindi na. Hanggang 3 lang, di ba? At yung 3 nga natin, hindi yan. Pangatlo na ba o bago magtatlo? Rabbinic Judaism, the time of Jesus, would demand, all right, that you forgive your offender 4 times. Lampas sa atin. 4 times. After the 4th time that you have forgiven, it's your option na, still forgive or no more. Now, listen to this. Simon Peter says, how many times should I forgive my erring brother? As many as 7 times? He offers a number. We don't know. Perhaps Simon Peter was thinking, naku, matutuwa si Lord nito. Kasi ang demand lang ng law, 4 lang. Dinagdagan ko pa, may bonus pa ako ng 3. So he must be expecting Jesus saying, ang galing ha, you're so generous with your forgiveness. Very good, Peter. And he was surprised with the answer of Jesus. No, not 7 times, but 70 times 7 times. 70 times 7 times. In a Bible study that I was conducting one time, may nagtaas na kamay, so Father, I should forgive 490 times. Kinumpute talaga. I was amused by the question. And I found myself answering, okay,
490, kung kaya mo magbilang hanggang 490, can you imagine the situation? Sabihan mo yung nagkamali sa'yo, uy, easy ka lang ha, naka 400 ka na, 90 na lang kota ka na. Iniskoran talaga. Kaya natin magbilang hanggang 400. Kaya natin magbilang hanggang 100. Sabi nga natin, tatlo pa lang, hindi na kaya, di ba? Hanggang doon na lang. Why? It comes with our culture. We Filipinos are farmers by nature. What does that mean? Likas tayong mapagtanim. Okay, help me out. Anong tinatanim natin? Go! Sama ng loob, galit, puot, hinanakit. Okay, think about this. Grudges, think about this. When I ask, anong tinatanim natin? You know, we could have answered with beautiful virtues like gentleness, meekness, forgiveness, patience, understanding, gifts of the Holy Spirit, right? We could have answered in that way. Pero so automatically, it came out. Galit, hinanakit, puot, sama ng loob. Ayan tayo eh. Kasi nga, farmers tayo by nature. And so it's easy to relate with the point of Jesus. 70 times, 7 times. Bibilangin ba talaga natin? What is his point? If we are to forgive, we forgive like how rice is offered in Mang Inasal. Andy. Like how iced tea is offered in Jerry's Grill. Bottomless. Of course, you don't read that in the gospel. What did Jesus say? After the story of the parable of the forgiving, unforgiving servant, sabi niya, this is how, if you don't forgive, this is how your heavenly Father will deal with you unless you learn to forgive your brother from the, what's the missing word? From the heart. Forgive from the heart. Why the heart? The mind computes. The mind counts. The mind calculates. Nagbibilang ang isip. Pangalawa mo na yan, ha? Isa pa. Dapat tinutuo. Isa pa nga. Pangatlo na yan. Ha? The mind computes. The heart does not count. The heart forgives. And so if we are to forgive, we forgive from the heart. If you want to read a section of the Bible where you find a beautiful example of forgiveness, go to the Gospel of John. Chapter 13, where you find this beautiful story of the washing of the feet. We can connect with this easily because we do this, we see this, we witness this every Holy Week, particularly which day? Holy Thursday. Pinapanood natin kung paano hugasan ng pari ang paa ng mga alagad. In imitation of what Jesus did, more than 2,000 years ago, ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao, the dirtiest part of the human body in the time of Jesus was the feet. Why? The means of travel is by walking. And so you dirty your feet, you soil your feet, especially when you walk on dusty roads. When it rains, you would be walking on muddy roads. And so you have all the dirt and stain collected, gathered by your feet. Now, just like in Asian countries, we have not kept that anymore. Provinces do. But go to other Asian countries, Korea, Thailand, Vietnam, Japan, they do that. When you enter a house, you remove your footwear, shoes, slippers. Provinces, ginagawa pa yan. City dwellers that we are, hindi na, no? Pasok ka na lang, may sapatos. Kaya nga, pumasok na tayo dito, carpeted to, may sapatos tayo, di ba? Hindi naman natin bahay tayo, walang problema doon. Okay. In the time of Jesus, they don't just remove the footwear. By the door would be already waiting a basin of water or a pitcher ready to be poured onto the basin. Alright? Kasi kasama sa ritual, yung remove your footwear and then the washing of the feet. Now, here's a clarification.
you don't wash your feet. You don't do it yourself. The members of the family don't wash their feet. Visitors, guests don't wash their feet. Somebody else would do that for you. You call that a servant. Now, servants also have a hierarchy. Merong servant for tilling the soil, farming. Merong servant for tending the flock, shepherd. Merong servant for cooking the food, chef. Meron ding servant for doing other things like cleaning the house. The one assigned with the JD, job description of washing the feet of the family members and the guests, is the servant who belongs to the lowest strata of the hierarchy. Sa madaling salita, ito yung pinakahamak na utusan o alila. Kasi naman, yung ginagawa niya, talagang pinakamababang, di ba? Babang uri ng paglilingkod. Okay. Holy Thursday. Jesus and the disciples go up the upper room. Of course, you don't go down the upper room. They go to the upper room for the celebration of the Last Supper. And guess what they did? They entered. They might have removed their footwear or not. They did not wash their feet. They just sat down around the table with dirty feet. Why? What's the logic? Bakit walang naghugas ng paa? Walang servant. And each one of the disciples was thinking, why should I wash the other's feet? I am not assigned to do that. I'm not a servant. Okay? Hindi naman nakakagulat yan kasi marami naman sila mga binibreak na mga rituals. Diba? Yan. So, nag-upuan sila. And they were just surprised when Jesus rose from the table, removed his outer garment, tucked a towel around his waist, took the basin and the pitcher of water, and started to make his way from the first to the last of the disciples seated around the table. The one who is not expected to do that did the most humble act of washing the feet. The master becomes the servant. The creator of the universe now dirties his hands with dirt of his creatures. Beautiful. Ilang disciples meron si Jesus? 12. All right. 12 disciples. How many pairs of feet did he wash? May mga babagsak sa exam. Si Spot, nadinig ko yung boses mo. Alam mo, pinagmamalaki kita. Pagpapatawad tayo, di ba? Okay. 12 disciples. How many pairs of feet did he wash? 12. Okay. How many feet did he wash? 12. There you go. Think again. He had 12 disciples. 12 pairs of feet? Sure? Pairs. 12 pairs? Sure? Ibig sabihin, lahat? Hinugasan niya? As in, lahat? Okay, sige. Yung nagsasabing lahat, lipat sa kaliwa. Yung nagsasabing hindi lahat, lipat sa kanan. Alright. Check out the Gospel of John, chapter 13. And look, you may not do it now. Alright. And look for that line which reads, Jesus washed the feet of all his disciples except the feet of Judas. Look for that. Wait. Look for that line. Look for that line. You won't find it. You won't find it. What does it mean? Did Jesus wash the feet of Judas? Yes, he did. Judas has not yet left the table. He would leave just before the consecration. This is not yet consecration. Aperitif pa lang to. Yung pika-pika.
Okay? Yung appetizer pa lang. Wala pa, hindi pa to yung meal. Hindi pa to yung, this is my body, wala pa. He would leave before that. He was not instituted as a priest. There were just 11 around the table by that time. Judas was here during the washing of the feet. All right? Did Jesus wash the feet of Judas? Yes, he did. Did Jesus know what Judas had in mind? Did he know his plan? That after this, he would go to the high priest and sell Jesus for 30 pieces of silver, which is the price of a servant. Hindi man lang tinaasan. Ganun lang yung presyo ni Jesus. Did Jesus know that? Yes. And yet Jesus washed the feet of Judas. Can you imagine that moment when Jesus lifts up the dirty feet of Judas? And after washing, he gently wipes the feet dry. He was washing the feet of his betrayer. I know I did this kind of little presentation 2 formations ago or 3 formations ago. Parang ganito. Hindi ko kaya gawin kay Brother Dave. Ito na lang. Halimbawa, ito si Judas. Halimbawa lang. Alam nyo kung telenovela to, Pinoy telenovela, iba na yung storya. Jesus takes, halimbawa si Jesus, ikaw si Judas. Okay. I'm carrying the basin and then the pitcher of water, and I kneel before Judas and start washing his feet, but I would be whispering to him. Ganito yung mga bulong habang naguhugas. Judas ka. Kala mo hindi ko alam kung ano nasa isip mo ngayon, kung anong pinaplano mo ngayon. Pagkakanulo mo ko eh. Pinili kita, minahal kita, tapos gagawin mo sa akin yan. Alam mo, simula sa araw na to, lahat ng traidor at taksil tatawagin sa pangalan mo. Ang kapal din naman ang mukha mo, umupo pa dito sa harapan ko, na parang walang nangyari, lakas ng loob mo. Hindi ka karapat-dapat na manatili dito sa harapan ko. Lumayas ka. Tapos kukunin yung basin ng pinaghugasan, tapos alam mo, violente ka. Leia, grabe. Sabi ni Leia, ibubuhos daw. No. Ang nasa isip ko lang sabihin, oh, paglabas mo, tapon mo. Grabe. That was a little dramatization. That could have happened, right? But no, you know what happened? Jesus gently washed, lovingly washed the feet of his betrayer, and then wiped it dry. Even if he knew what was in the heart of his betrayer. But let's not think it's only Judas who had a problem here. What about Simon? What would happen after this Last Supper? Simon would deny Jesus. How many times? 3 times. Did Jesus know that? Oh yes, he did. And yet, he washed the feet of Peter. He made a prophecy. Nung sinabi ni Jesus, now is the hour. The hour has come. The Son of Man will be put to death. Ano sabi ni Simon Peter? Over my dead body. The Lord, I will not let that happen. I will lay down my life for you. Ano sagot ni Jesus? We. Di nga. Of course, I'm translating it in the way we would think now. What did Jesus say? Talaga lang, ha? Iaalay mong buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, bago tumilao kang manok, you would have denied me 3 times. Jesus made the prophecy. He knew what would happen. And yet, he also washed the feet of Peter. But let's not think it's only 2 disciples who have a problem here.
How many disciples remained faithful to Jesus in the end? How many remained at the foot of the cross? Just one. Where did the other nine go? Tanggal na yung dalawa. May nine pa. Asan na sila? Nagtakbuhan. Nakakita lang ng kinang ng espada ng Romanong sundalo. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, laglagan. And yet, they are disciples who have to be there where the Master is. Sa totoo lang, if there is one disciple who is worthy to have his feet washed, who would that be? It's John. It's only John that deserves that. And yet, Jesus washed the feet of all his disciples. What's going on? We have always looked at the washing of the feet as a symbol, sign, manifestation of humility, of service, of servant leadership, of servanthood. Here's another reflection. Jesus was already forgiving his disciples even before they committed the vilest act of their lives. Hindi pa sila nagkakasala. Pinapatawad na sila ni Jesus. Sa paanong paraan? Sa paghuhugas ng kanilang mga paa. That is why Jesus says, "You won't understand what I'm doing now. Later on, you would understand." And that later on was hours after, when these nine have run away from Jesus and abandoned him, and they would look from a far distance on him hanging on the cross, they would look down in shame. Nakakahiya yung ginawa natin. And when they look down, what do they see? They see their feet still clean. Because my feet have been cleaned and washed by Jesus. I have been forgiven even before I have committed that sin against him. Napatawad na ako bago pa ako nagkasala. Ibang klase na to. Kaya ba natin to? Magpatawad bago pa nagawa sa atin yung pagkakasala. Nagawa na sa atin, hindi pa natin mapatawad. Ilang taon na nakaraan, hindi pa natin mapatawad. Bakit? Ang daming dahilan. Here are three reasons that we get to hear from others and from ourselves. But mahirap magpatawad. The hurt is so deep. Ang lalim kasi ng sakit. And we're not talking of just one. Hindi lang to isang sugat. Father, ang daming sugat. The wounds are so numerous. Ito pa. Just seeing the person causes me to cringe. Mas maganda sa Tagalog yan, mas malakas. Makita ko pa lang siya. Kinikilabutan na ako. Namimilipit na ako sa galit, sa puot, sa sakit. Sukang-suka na ako. Siguro yan ang problema. We are looking so much on the face of the one who hurt us instead of focusing on the one who has loved us. Let me say that again. It's difficult to forgive when we focus on the face of the one who hurt us instead of focusing on the one who has forgiven us. If we would only shift our focus on him who has forgiven our own sins. If only we would mean every word of the Our Father that he has taught us, especially that part, forgive us our sins. It does not end there. As we forgive those who have sinned against us, which means, as I have been forgiven, I should also forgive. Kung paano ako napatawad, ganun din naman. Kailangan din akong magpatawad. This is the story of the parable. This is the parable. The parable of the prodigal son, which is also
the parable of the prodigal father. Yung amang waldas sa pagbibigay ng kanyang pagpapatawad. This is the story of that woman caught in adultery. And when all the accusers have left, Jesus asks her, no silang dalawa na lang, "Woman, where are your accusers? Is there no one here to condemn you?" Anong sagot niya? Anong sagot ng babaeng nahuli sa pakikiabid? She looks around and says, "No one, sir. No one is here to condemn me." You know, Jesus could have said, "Wrong answer. There is someone here who has the authority, who has the power to condemn you. Because that person has no sin." No, what did Jesus say? "Neither do I condemn you. Go." Pero merong command, "But sin no more." Humayo ka. Pero, last na yan, ha? Huwag nang uulitin pa. See how Jesus stretches out His hand towards the sinner. She would not have risen up to her feet if Jesus did not make that move of reaching out to her. Tapos sasabayan mo na yan ng song ng isang Andrea Bocelli, "You raise me up." And then you feel the moment. "Raise me up to my feet." What happened more than 2,000 years ago happens even now in our times. Raise your hand if you are a sinner. We all are. All right. Raise your hand again if you need forgiveness from the Lord. I guess we all do. You know, even before we raise our hands to Him, Jesus is already extending His hand to us, inviting us to ask for forgiveness. The first move is always the Lord's. Siya yung unang gumagawa ng hakbang towards reconciliation. And when we have the courage and the humility and the sincerity to extend our hand and reach out to Him, look at this powerful image. One hand from us, how many hands did Jesus extend? Two. Interpretation. Does this give you the impression ayaw niya nang pakawalan yung kamay? Holding on to it, grasping it in fact? Well, gently mukhang sa picture, pero dalawang kamay yan. Binigay mo na rin lang kamay mo, hindi na kita pakakawalan. Para sa ating mga sumusubaybay, hindi ko nalang palalagay dito, sige. It happens here, even in our times. In the person of the priest. We're talking about restoring the friendship. How is our friendship restored with the Lord? Jesus has instituted one sacred sign that gives grace. And you call it the sacrament of reconciliation. It used to be called the sacrament of confession. But confession is what you do. It used to be called the sacrament of penance. But penance is just one part of the whole process. Kaya binago na natin yung name. Ang tawag na dito, sacrament of reconciliation. The ties that bind by the power of the words of the priest, we are reconciled again to God. Sa tuwing lumalapit tayo sa kumpisal at maririnig natin yung mga katagang, "Pinapatawad kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Sinasabi ng ating pananampalataya, yung pare, instrumento lang. At ang tunay na nagpapatawad sa atin ay ang ating Panginoon. This is reconciliation with God in a sacramental way. I was asked this question during the Love Life Retreat yesterday.
Father, I make my confession directly to God. I just want to understand why I have to do this. Style ni Jesus, binalik sa kanya yung tanong, sabi ko, why are you here? Sabi niya, sabi kasi ng organizers mag-confess daw. Good answer. Pero sumunod ka, compliance. Nandito ka na, you can still resist, like, don't confess your sins and just say, I don't feel like it, and then you leave. That person made a beautiful confession. Why do you have to confess to the priest? Can you not confess directly to God? Answer is, because this is the way Jesus wants it. The fact that he instituted the sacrament means this is the way that he wants us to be reconciled with God. Where do you find that? Matthew 13, Matthew 16, 13 to 20. The authority of Peter. Whatever you declare bound on earth shall be considered bound in heaven. Whatever you declare loose on earth shall be loosed in heaven. And so when we approach the sacrament of reconciliation in all humility, it would help if you focus on Jesus. At this point, I'd like to make this act of asking for your forgiveness. I know it happens. We have been trained as priests and formed to judge the sin. We judge the sin, but we are supposed to be pastors towards the sinner. We can give our advice, we can give our corrections, but at the end, the sinner must feel that peace of mind and heart. And if ever in the past, sa kung sakasakaling naranasan natin to, nasaktan tayo dahil sa pagkilos na may mga pare, at marami yan, yung makita natin na hindi na mapakali at parang nagmamadali na makaalis na yung panayang tingin sa orasan, sa watch, so parang sinasabi sa atin, pwede mong bilisan. Yung mapagalitan tayo dahil sa kasalanan, yung mahusgahan tayo dahil sa nagawa natin. Ito na nga ako, nagkukumpisal, pagagalitan mo pa ako. Naglakas ng loob na nga akong lumapit. O kaya yung masabi sa atin, hindi kita mapapatawad. Has it happened to you? Meron na bang na-traumatize? I've known of cases when persons would not want to go anymore to confession because of a painful and hurting experience. I'm sorry. Sa ngalan ng mga kapatid kong pare na nagkamali, nagkakamali din ako. Humihingi ako ng paumanhin at pagpapatawad kung sakali nasaktan kayo sa sakramentong dapat na humihilom sa atin. Sobrang nagalit na isang pare doon sa penitent. Kasi yung penitent, lagi lumalapit sa kanya. At kada lapit, yun na yun pa rin ang sinasabing kasalanan. Paulit-ulit na lang. Naubos na yung pasensya ng pare. At sabi niya, alam mo, pang ilang ulit na yan eh. Parang walang pagbabago, parang walang pagsusumikap, parang walang effort. So, sorry na lang. Hindi ko na kayang i-absolve ka pa sa kasalanan mo. This is not historical. I'm coming up with a story for us to learn a lesson. And at that point, according to the story, the crucifix that is there in the confessional with Jesus hanging on the cross spoke
to the priest and said, listen to this. You did not die for that person. I did. Forgive him. I died for him. Extend to him the forgiveness that I am offering to him. That is your obligation. Beautiful, isn't it? Doon sa mga nakaramdam ng hindi maganda, kung nakabalik ka na, well and good. Balik ka uli. Make it a habit. And how wonderful it is if this becomes, you know, part of our life as a community. This moment of people coming in all humility and asking for forgiveness is a moment of divine grace. Nag-uumapaw ang grasya ng Diyos. Ang tawag dito, reconciliation. We are reconciled with God. But here's something that doesn't happen in a personal confession. We are also reconciled with the church. We are reconciled with the others. This is restoring our friendship with God. Naniniwala pa kayo sa forever? Yes. May forever. Sa traffic sa EDSA? May forever. All together. Saan? Sa forgiveness ni Lord. God is a God of the second chance. What about the third chance? And the fourth chance? And the nth chance? Okay. You can say that. I have a different kind of thinking. God is a God of the second chance. There is no third chance. There is no fourth. Because every chance that He gives us is always a second chance. Why? Because He does not count. So yung paglapit natin, pinatawad tayo, I'm giving you a second chance. Lord, sa accounting ko, pang 99 na to. It's a second chance that He gives you. And when He gives you a second chance, what does He give you? He gives you a new beginning. Bagong simula. He gives you a fresh start. A new chance. Here's something else. Hold on to this. When Jesus forgives you in the sacrament of reconciliation, He gives you a new life. Bagong buhay. I love to say this. Your soul becomes as pure and immaculate as the soul of a newborn infant. Can you imagine that? Your soul, after confession, becomes as pure and immaculate as the soul of a newborn infant. Pagkatapos ng confession, naalala mo pa yung mga kasalanan mo? Naalala pa natin? We can still remember? Yes. All right. Because we can still focus on the sin. Here's something more. God does not. Because He does not keep records or memories of our sins. And I got this confirmation from one exorcist of Calawan, Laguna, who said, you know, father to father nag-uusap. Before I do the exorcism ritual, I go to confession, sabi niya. So that when I face the evil spirit possessing the person, he has nothing to read. Ang galing, ano? Walang mababasa. Bakit, ano yung binabasa? Ang weapon ng demonyo, yung mga kasalanan, i-expose niya. Lakas ng loob mo. Palalayasin mo ko. Ito yung mga kasalanan mo. 1, 2, 3, 4, 5. He would enumerate that. Ano gagawin mo? Press release yan eh. Takbo ka na, di ba? You won't dare. After confession, clean slate. The devil has nothing to read.
beautiful. Because God has washed away, blotted out all the sins. What did He use to wash away all our sins? Help me. What did He use? His precious blood. All right. And Jesus says, if I, your teacher and Lord, have washed your feet, then you should also wash each other's feet. I did this as an example so that you should do as I have done for you. Kung ako nga hinugasan ko yung mga paa niyo, He is saying, then kayo rin maghugasan kayo. Bakit ko ginawa ito? Bilang ehemplo. Kung paano ko ginawa ito, gawin niyo rin. Look at this. You should do as I have done for you. You also should wash each other's feet. What does washing of the feet mean again? Forgiving. And so you should also forgive one another. All together, please. It's imitating the Master. Napatawad ako. Pinatawad ako eh. So, magpapatawad din ako. Mapagpatawad ang puso niya. Dapat ganun din ako. Mapagpatawad din ang puso ko. Father, may problema ako. Mahirap magpatawad pag hindi naman humihingi ng tawad. Ano yan? Give away? Yung bigay ka na lang nabigay na pagpapatawad, di ba? It's just fair and just. Humingin ka muna ng tawad. Okay, then patatawarin kita. Kung hindi ka humihingi ng tawad, bakit ko ibibigay sa iyo yung pagpapatawad? Hindi ka naman humble enough? I don't just give it away. All together, please. Jesus offers us unconditional grace. Prayer will offer others unconditional forgiveness. I forgive you without any conditions. Patatawarin lang kita kung mangangako kang hindi mo na uulitin yan. Patatawarin lang kita kung hihinga mo na ng sorry. Patatawarin lang kita kung ibababa mo na yung kilay mo ang taas. Patatawarin lang kita kung ititigil mo na yung bisyo mo. Kung hindi, sorry ka na lang. Here is the point. Kung hindi humingi ng tawad yung nagkasala sa'yo, dala-dala mo yung sama ng loob na yon. Hanggang kailan yon? Hanggang kamatayan na yan. Hindi niya binaba yung kilay niya, tinaas pa yung isa. Dala-dala mo pa rin yung sama ng loob na yon. Sinong nahihirapan? Ikaw. The Christian way is the Christ way. Jesus offered us unconditional grace, forgiveness. Naniniwala ba kayo, hindi pa tayo humihingi ng tawad, excited na si Lord na magpatawad? You believe me? Yes. Yes. Hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, handang-handa na siyang magpatawad sa atin? Yes? Amen? You see that in the parable of the prodigal son. Hindi pa umuuwi yung anak. Nasaan yung ama? Nasa computer room, nagche-check ng email? Nasa sala, nanonood ng Netflix? Asan ang ama? Sa labas o nasa taas? Yung kita niya yung malayo pa? Para pag masilayan niya yung anak niya bumabalik? Sasabihin niya na nakanta, kay tagal mong nawala. I've been waiting for you. Babalik ka rin. Sabi ko na eh.
This is the Lord. He offers us unconditional grace. We should also offer unconditional grace. This is the kind of life that we live if we don't forgive. Altogether, it's a life of misery. You have a choice. We have a choice to live joyously or to live miserably. Mabuhay tayo ng masaya, heal thy heart, healthy heart, o mabuhay tayong miserable. Hanggat hindi tayo nagpapatawad, hanggat kinikimkim natin yung sama ng loob, galit, hinanakit, puot, inggit sa ating puso, kamusta naman ang buhay natin? Kamusta ang kain natin? Kamusta ang tulog natin? Kamusta ang blood pressure natin? We suffer so much, right? Kamusta naman yung nakasama, bigay sa atin ng sama ng loob? Kamusta yung nakasakit sa atin? Kamusta ang kain niya? Sarap ng kain niya. Kamusta yung tulog niya? Mahimbing. Kamusta naman yung blood pressure niya? Normal. Kamusta ang health niya? Hindi ba unfair yon? Siya na nga yung nakasakit. Siya pa yung masaya. At ako na nasaktan ang buhay ko hanggang ngayon? Miserable pa rin. Bakit ganito? Kasi gusto nating... What do you want? Gusto nating makagante, makabawi. Ayan. Paanong bawi ang gusto mo? Paanong ganti ang gusto mo? Hanggat hindi natatapatan, parang hindi ka makunti. Sinampal ka, sampalin mo rin. Sinampal ka uli, sampalin mo uli. Tapos ma-realize mo yung sampal ko, parang mahina. Eh, malakas yung sampal niya. So nilakasan mo. Okay na ba yun? Titigil na siya? Sinampal mo uli? Sasampalin mo. Kala, magtatapos ng sampalan na to. Buong buhay natin, sampalan na tayo sampalan. Kasi gusto natin makabawi. We want to get even. We want to settle the score. We want to make bawi. Gusto natin makabawi. Ganito. Pakita natin sa taong yon na nakasala sa atin, sa kabila ng nagawa niya, buo pa rin tayo. Sa kabila ng damage na ginawa niya sa ating pagkatao, we can be whole again. Masyado mo kung binaba, ibinagsak. Babangon ako. Aaho na tayo eh. Tinatry na natin umahon, di ba? Babangon ako at papakita sa iyo, buo pa rin ako. Ano sabi niya? Babangon ako? Alam niyo ang problema sa inyo? Masyado kayong nanonood ng mga Fernando Po Jr. movies. Bukas. Ah, ibang story yan. Sharon Cuneta yan. Sharon Cuneta yung bukas, luluhod ang mga tala. Fernando Po, bukas. Hindi ka nasisikatan ng araw. Bukas, tatakpan ka na ng dyaryo. Yan ang mga FPJ, okay? Yan yung mga, kaya nga natin nakukuha yung ganyang vindictiveness, gusto nating makabawi. And how is our life? We live a life of misery. Much of this is done by no other than ourselves. We call it self-inflicted pain. Somebody was telling me, Father, grabe, hanggang ngayon, nasasaktan pa ako pag naalala ko. Hindi maalis sa isip ko. At yan na, pag nabalikan ko na yun, pag naging fresh na uli, nagsisikip ang dibdib ko. Sobra talaga yung ginawa sa akin. Alright, when I ask, kailan ba nangyari ito? 2013. I won't forget that. 2013. Kinawa ito sa akin ng 2017. Alright? 2 years ago? Okay, sabi ko, yun ba naulit pa sa'yo? Awa ng Diyos Father, hindi na. At hindi ko na hayang ulitin pa sa akin to. Okay, so that means from 2013 hanggang 2017, hindi na, wala nang recurrence, wala nang ulit. Ibig sabihin, tapos na, di ba? Nahihirapan pa rin siya. Nasasaktan pa rin siya.
nagdurusa pa rin siya. Sino nang gumagawa sa kanya noon? Siya na. Anong tawag dito? Self-inflicted pain. Sa halip na tayong mag-alaga sa sarili natin, love for self, di ba? Love life. Instead of loving yourself, instead of caring for yourself, you are punishing yourself. The person who has offended you has stopped doing that, and yet you still do it to yourself. It's like, you know, being in a prison cell. The irony of it is, nasa bilangguan tayo. Alam nyo, ang hindi nakakatuwa at nakakatuwa eh. Ang nakakalungkot, hawak natin yung susi. Anumang oras, pwede nating buksan yung kandado at lumabas na tayo. Hindi tayo makalabas kasi ayaw nating lumabas. Kasi gusto ko pa rin namnamin yung sakit at sariwain sa isip ko yung nagawa sa akin. At habang ginagawa ko to, pinahihirapan kong sarili ko. All together, please. Does this make sense? Forgiveness is liberation. I set a prisoner free. I am not freeing the one who offended me. I can be doing that for that person. If that person asks for forgiveness, I liberate him from that pain. But this is not about the other person. No, not yet. This is about me. When I forgive, I free myself. Free myself of what? Of bitterness, of hurts, of grudges, of pain, of anger. I step out of that prison cell. I'm doing that for myself, more than for the other. Ako palang nakalaya. Sarili ko palang pinalaya ko. So that means to say, when I forgive, I'm doing that for two persons, first and foremost. One, first of all, when I forgive, I'm doing this for who? For whom? For God, who said, you should also wash one another's feet. Who said, forgive those who have offended you. Who said, love your enemies. Second, I'm also doing this for myself. I don't deserve this. I deserve to be happy. And so I free myself. Does it sound like I'm doing my offender a favor? Parang ganun, ano? No, it's not. Altogether. Forgiveness is not doing offender a favor. You're just doing yourselves a favor. Liberation from the past hurts. This is what forgiveness is all about. I'm not doing the one who hurt me a favor. Alam niyo, nakasakit na nga siya, gagawa mo siya ng kabutihan. Swerte niya naman, ano? No, this is not for him or for her. This is for me. I'm doing myself a favor. I'm liberating myself. I'm freeing myself from all the negative energies that consume me. Pain, hurt, anger, bitterness is like cancer. What happens? It grows. It consumes us. We cut off the flow of grace. Sa halip na dumaloy ang grasya sa atin, nahaharang ng pusong galit, napupuot, naghihinanakit. Let the grace flow. How do we do it? Do an Elsa. Sinabi kong kantahin. Joke lang. Hindi, sige, pakakantahin mamaya. By the way, there will be Frozen 2. Yes. No, tayo? Let it go. And when you let it go, you're letting yourself free. Here's another lesson about forgiveness. All together. Forgiveness is not stating that the one who hurt us was right. Forgiveness is stating that God is just and He will do what is right.
Minsan ganito yung pag-iisip natin eh. Hindi naman ako yung nagsimula eh. Siya naman yung nagsimula. Hindi ako yung naunang nagtaas ng boses, siya yun. Hindi ako yung naging unfaithful, siya yun. Siya yung may kasalanan dito. Hindi ako. Okay, two things about this. One, minsan kasi ganun na pag-iisip natin, lagi na lang, you call it the blaming game. The blaming game. The blame shift. Learned that since we were kids. Pag naglalaro tayo, mga bata, masaya natin naglalaro. Tapos biglang may iiyak kasi nasaktan. Sugod yung nanay, narinig, nakilala yung boses. Ang tanong ng nanay, sino nagpaiyak sa anak ko? Sino sa atin na nagtaas na kami? Ako po, sorry po. Did we ever do that? No. So anong ginawa natin? Nagturo tayo. Siya po. Tapos, pagkaturo, takbo na tayo sa bahay. Di ba? Kulong na tayo. Kailan tayo lalabas? Bukas na, pag maayos na lahat. Pag hindi pa, next day na lang. The blaming game. Until now, we are doing that game. We're playing that game. Sino may kasalanan? Eh, sila eh. Yan, sabi nila, pag nagturo ka raw, be careful. Because when you point, the three fingers are pointing at you. Okay, so practical lesson, pag nagturo ka, siya po. Yun. Lahat na, gamitin mo. Para walang mabalik sa'yo. No. Forgiveness does not change the facts. He was the one who became unfaithful. She was the one who raised her voice. She was the one who lied. Siya yung nagkamali. Yun pa rin. At hindi to bumabaliktad. O sige, ako na. Ako na nagpapatay kay Rizal. Ako na nagutos ng mapasapan. No? Ganun. Hindi. No, no. Hindi nagbabago ang kwento. Siya pa rin ang mali. Pero ako ngayon ang magtatama ng mali. Paano ko itatama ang mali? Sisimulan ko sa sarili ko. Hindi pa siya handang humingi ng tawad. Ako handa na akong magpalaya ng sarili ko. Ayoko na. Tama na. Nasasaktan na ako, sobra ng sakit. Tama na. Enough. One word for love of self when it comes to bitterness and anger and hatred. One word. Enough. Can everyone say that? Enough. And it's not said to the offender. Tama ka na, ha? Tumigil ka. No. Tama na yung pagkimkim ng sama ng loob. Enough. E paano yung ginawa sa yung mali? Niloko ka, ninakawan ka, pinatay ang nanay mo. And what did she do? She forgave. She visited. She offered food. And she embraced. Was she doing it for the murderer? No. Cherry Pie Pikachu was doing it for herself. If you watch the Tanging Yaman, and she plays the mother, the wife of a sobrang strict na ama. And she was being asked by her son, si Jericho, how can you feel any love for this person? He's talking about his father. Sabi niya, feeling? No, it's not about feeling. Kung feeling lang to, matagal na kami nagpatayan. Love is giving back good to the one who hurts you. And it turns out, hindi lang pala pang pelikula yung linya na yon. That is her life. So what about the murderer? So, papalayain na? No. Forgiveness is stating that God is just and He will do what is right. Sa halip na ikaw yung maghangad ng bawi, paghihigante, na hindi naman natin magagawa talaga, leave it to God. Lord, ikaw na ang bahala sa Kanya. Ipinauubaya na po namin yung nakagawa sa amin ng mali. Mas may katarungan ka. Ito yung praying for those who persecute you. Alright, this is a prayer of asking for
blessings, huh? And not any other prayer. Somebody told me, Father, I pray for those who persecute me. Oh, talaga? Anong prayer mo? Lord, kunin mo na sila? No, not the kind of prayer. Lord, bahala ka na sa kanila. As far as I'm concerned, I want to be free. Altogether. Forgiveness is not pretending the offense that has happened. Forgiveness is not about pretension. Palagi na lang natin, di na nangyari yon. Ito yung mga kalimutan na natin. Huwag na natin pag-usapan. Let's forget about the whole thing. Let's just pretend it didn't happen. It does not help in any way. No. Forgiveness is not pretending the offense didn't happen. Forgiveness means, nasaktan ako, alam mo ba? Nasaktan kaming pamilya. Ang sakit ng ginawa mo. Or even if we don't tell the person, ang sakit, Lord, but I embrace the pain. I don't deny the pain. I embrace the pain. And then I can forgive. All together. Okay. Mahirap makita yung nasa baba, no? Kasi parang impression ko, ang clear ng first line sa right. Forgiveness is letting go of your right to punish another. May karapatan akong bumawi. Yan ang ating mentality. Babawian kita. I will giant you. Maghihigante. Bullet day. Bullet day, I will giant you. Balang araw. Paghihigantihan kita. Ganon. I let that go. I choose to hold on to the other person and not to the offense. And this works in relationships. Husband and wife. If you continue to hold on to the offense, at lagi-lagi na lang, paulit-ulit na lang, sa tuwing nag-aaway, naalala mo yung ginawa mo 10 years ago? 10 years ago talaga yun, no? Alam natin, di ba, yung reheat ng pagkain, it's no more healthy, right? Okay. Yung grave digging, yan, lagi mo na lang sinasabi yan. Lagi mo na lang ginagawa yung sinusumbatan ako. Yung ganong away na hindi na magtapos. Hold on to the person, not to the offense. Don't look at the person as a mistake. Don't look at the person as a lie. Your friend lied. But your friend is not a big lie. Your daughter failed. I was telling the youth a while ago. Minsan ganito yung mga parents. Nag-uwi ng tatlong failing marks yung anak. Ang sakit para sa tatay. At mas masakit yung mananapitiyo ang mga salita. Tatlong failing marks. Can you imagine? Ewan ko. We helped you in every way we can. We provided for your studies. Tapos ito yung ibabalik mo sa amin. So what a total failure you are. Well, that's damaging. What a total failure you are. And the daughter can answer in this way, Dad, I failed, but I am not a failure. I lied to you, but I am not a big lie. I offended you, but don't look at me as an offense. I'm a person. Pwede pa ba akong bumawi? Kung pababawiin mo ako. Focus on the person. Minsan, masyado natin minamagnify yung pagkakamali. Parang wala nang ginawang tama. This is our pitfall. Sa tuwing isipin natin yung taong, yun na lang lagi. Yung mistake na lang ng mistake. Hold on to the person and not to the offense. Altogether.
Forgiveness is sacrificing your claim to justice and refusing to bring up the matter in a harmful way. Yan. Sinasabi natin kanina, yung reheated food, yung grave digging, ibig sabihin, wag na nating pag-usapan. Look at the last line, in a harmful way. We fought. Shall we talk about it? Let's talk about it. But that kind of talk that we grow from, yung matututo tayo ng, ano ba yung, saan ba nagsimula ang lahat? Bakit ba tayo nag-away? Yan yung charitable way, yan yung formative way. Yung hindi sa araw-araw na lang pinamumukha mo sa akin yung kasalanang ginawa ko. Altogether, forgiveness is choosing to let go and renewing that choice daily, hourly, or even more frequently. It's a choice that we make. Let go or hold on to the pain. And you, if you have made the choice, you can do it again. Tomorrow, again you say, I have forgiven him. I have forgiven her. You remember the pain again. And then you say, I have forgiven her. Pinatawad ko na siya. You can do it daily, hourly, or even more frequently, like every minute, hanggang sa marating mo yung point na you are healed already. By the way, you don't even have to tell the person, uy, pinatawad na kita, ha? Hayop ka? O, kala ko ba pinatawad na? May hayop ka pa. Sorry, force of habit lang talaga. Napatawad na eh. Ba't may hayop ka pa? Do you have to post it on the Facebook? Finally, I have forgiven this beast. Ganon. Do you have to broadcast it? May press release pa ba? No. It's a pact. It's an agreement. It's a promise between you and God. And eto lang, if the occasion comes, if the opportunity comes, and you are face to face with the person, it can also help you and say, I have forgiven you long ago. And that liberates naman the person. Pero kung yung taong yun nasa ibang bansa, hindi ka kailangan pumunta sa ibang bansa para sabihin na sa'yo, pinatawad na kita. Bayaran mo yung airfare ko. Grabe ka. Between me and God. You see what word we are using? You choose to let go. You choose not to claim the right. You choose to forgive. And then we understand. Forgiveness is a decision. It's a choice that you make. You choose to hold on to the bitterness or you choose to let go. Look at the consequence and then you decide. Look at the command and then you decide. The command is forgive your enemies. Wash one another's feet. It's a decision that we make. Just like Jesus making the decision to offer his life. So that by His blood, we are redeemed. Kadalasan, ang pagkakamali natin ganito, sabi ko, napatawad ko na eh, bakit naaalala ko pa? Sabi ko, napatawad ko na, bakit ang sakit-sakit pa rin? Ang tsakit-tsakit. Father, you know, it's hurts, you know. It's masakit sa tenga, you know. It's hurts. Okay. Hindi ba dapat pag nagpatawad, limot mo na? Hindi ba pag nagpatawad, dapat wala ka nang nararamdaman? No. It's not automatic. It's not an overnight thing. It's a process. All right? There's a difference between forgiving
and forgetting and no feeling. No more feeling of pain. Magkakaiba yan. Altogether, forgiveness is not the same as no more ill feeling or forgetting, although the process of healing would eventually lead to these. I guess as we are, parang ngayon lang nangyari na bawat slide, taas na taas yung mga cellphones. And that tells us, this is our journey. This is where we are. This is our struggle. Okay, unawain natin to. Kapag nag-decide ako magpatawad, and I can do it in prayer, Lord, pinapakawalan ko na ang sarili ko sa sama ng loob. Lord, binibitiwan ko na ang galit at puot at hinanakit. Lord, lalabas na ako sa bilangguan ng galit at puot at hinanakit na to. At ginagawa ko to para sa iyo, pagmamahal para sa iyo, at pagmamahal para sa sarili ko. Ipinaubaya ko na sa iyong tao, nakasakit sa akin, nakasakit sa amin. Bahala ka na sa kanya. Mas maalam ka, mas makatarungan ka. Ayoko nang maghirap pa. Gusto ko nang maging malaya. Gusto ko nang maging masaya. Alright. Kapag nakapag-desisyon na tayo ng ganon, naalala pa rin natin yung nagawa sa atin. Hindi natin basta-basta makakalimutan yon. Nararamdaman pa rin natin yon, right? Dama pa natin yung sakit. But time would come when, kapag napag-usapan yung nangyari in the past, you would realize, nakwento ko na finally nang hindi nagbaha. Kasi dati, beach towel, basang-basa. Beach towel talaga yun, no? Hindi ako nakakakwento nang hindi umiiyak. Pero ngayon, tissue na lang. Kaya ko nang ikwento ng, natatawanan ko na nga eh. Kaya ko nang balikan ng hindi nakasasaktan. What does it mean? Na-heal na ang feelings. Darating yung time na masasabi mo, oh nga no, hindi ko na naalala kung di mo pa sinabi. And that was years ago. Ibig sabihin, na-heal na ang memory. What heals the memory and the feeling? Time. Time heals all wounds. All right. But understand, time, yung paglipas ng panahon, all right, would only heal the feelings and the memory when, if and only if we decide to forgive. Hanggat di tayo nagdedesisyon, hindi mawawala yung alaala. Kasi sinasariwa pa natin. Hindi mawawala yung galit kasi alam mo yung sugat na binabakbak mo pa rin hanggang sa magdugo na naman. Sige pa, magdugo ka pa. Tama na. Alright, then it becomes clear for us what we have been saying. We started with the beautiful act of washing the feet. Now we understand. Forgiveness is a decision to trust that God is up to good. I'm not taking it in my hands now. Gusto kong bumawi. Lord, pabawiin mo lang ako. Okay na ako. Ganon. Lord, makapagigante lang ako. Okay na ako. Solve na ako. Now, leave it to God. Trust God. He is up to good. Lord, bahala ka na. Bahala ka na sa akin. Bahala ka na sa amin. Bahala ka na doon sa taong nakasakit sa amin. Bottom line, altogether, foot washing is forgiving. The washing of the feet is not just about servanthood. The washing of the feet is not just about service. The washing of the feet is about forgiveness.
hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. At ang ibig sabihin nito, pinapatawad niya sila. At nung sinabi niyang, gayon din naman, maghugasan kayo ng paa, ibig sabihin, magpatawaran din kayo. Hindi ba mas masakit kapag ang nakasakit sa atin ay isang mahal sa buhay? Asawa, anak, magulang, kapatid, matalik na kaibigan. Yung masaktan ka ng ibang tao, okay lang. Hindi naman kami close. Yung ka-close mo, nasasaktan ka, ang sakit nun. Tapos paulit-ulit na ginagawa. Sobrang sakit nun. Mas lalo na kapag kadugo mo yun, nananakit sa'yo. I'd like you to see this little video. Thank you.
The son was in pain. So much pain inflicted by the father. The worst thing was done. His father killed his mom. He had three choices. Flee. Layuan na yung tatay niya. Anyway, nakakulong na eh. Fight. Bawian niya yung tatay niya. Find a way to get even. He had another option. He chose to forgive. He was liberating himself. If he did not forgive, both of them are in prison. The father physically and he psychologically, emotionally, spiritually. It was not easy for him to do that. You see the struggle. But he made a choice. Father, I forgive you. The father had maybe a change of heart. Even if the father remained unaffected, he could have done. He did it still. And then you get to see yung lines that are small. When deep injury is done to us, deep injury, sobrang lalim ng sakit, we never recover, never, until we forgive. Kung sobrang lalim ng nagawa sa atin, hindi tayo mahihilom kung hindi tayo magpapatawad. Forgiveness does not change the past. Hindi na mababago yung nakaraan. Kung galit pa rin tayo, kung sama-sama pa rin ang loob natin, nabubuhay tayo sa nakaraan. You know the cliche, past is past. But we love to live in the past. Oh. Forgiveness does not change the past, but it enlarges the future. Ganda pa ng buhay natin. If I may add, it makes the present more beautiful. And this you get to read from Mary Karen Reed, one of the young students whose life was snuffed out in that Virginia Tech massacre. Ang dami nangyaring ganyan sa US. A man enters a school and starts firing on anyone, everyone he sees, kasama si Mary Karen Reed. That was the last entry in her diary, in her journal. It must have been providential for the parents to read that as if their daughter was saying, forgive the one who killed me and free yourself of anger and bitterness and pain. At times, we also have to do something else. Not only to forgive the one who offended us, but to also forgive ourselves altogether. You will begin to heal when you let go of past hurts, forgive those who have wronged you, and learn to forgive yourself for your mistakes. Alam niyo, minsan ito yung missing factor. Napatawad ko na siya, Father, bakit ang sakit pa rin? Ang naghihirap pa rin ako. Nasasaktan pa rin ako. Until this person realizes she has to do something else. Forgive herself. Why do we have to forgive ourselves? One, for doing something that we never thought we would be able to do. Ba't ko nagawa yun? Pinatawad na ako nung nasaktan ko, hanggang ngayon hindi ko pa mapatawad ang sarili ko. Forgive yourself. Two, hindi ako nagkasala, ako yung sinaktan. But I allowed it to happen to me. I allowed it to happen to our family. I allowed this to happen to my friend. I allowed it to happen and I feel guilt about it.
pinapatawad ko na ang sarili ko. Hinayaan ko mangyari sa akin yon. And then you liberate yourself. May mag-asawang nagkaroon ng crisis sa buhay nila. Naging unfaithful yung husband. Nagkaroon ng extracurricular activities. The good thing was, natuldukan niya yung illicit affair. Natapos niya. Kumalas na siya dun sa third party. And he thought it better, a better option, not to tell the wife. What you don't know won't hurt you. Why would I say it to my wife? Masasaktan siya, pag-aawayan namin yan. So he kept it a secret. The wife discovered. You can imagine the pain and hurt of the wife. She didn't imagine her husband to be capable of doing that. She thought she found a faithful one, a true one, that broke her heart. They needed help. They left everything, work, kids. They went out of town for a retreat. They sought counseling. They prayed. They walked. They talked. Clearly, the woman was in the right. And the one in the wrong was the husband. The woman had three options. Flee, fight, forgive. She could have chosen the first one, flight. Maghiwalay na tayo. This is not going to work. She could have chosen to fight. Hindi kita iiwanan. Pero araw-araw na ginawa ng Diyos, pararamdam ko sa iyo kung gaano kasakit yung ginawa mo. There was another option left. Forgive. On the fourth night of their stay, supposed to be for five, the last night of their stay in the retreat house, the husband found a note on his pillow. And the note read, "I'd rather do nothing with you than something without you." Of course, that's borrowed from a song. But what follows is his own words. "I forgive you. I love you. Let's move on." The wife chose the third option. Forgive. For God's sake. For the children's sake. For her sake. The woman chose to focus on the person of her husband instead of the sin of the husband. The wife was giving her husband a second chance. I love to say this sa beloved. Troy and Clara is here. Would remember this. Marriages last not only because husband and wife are loving, but because husband and wife are forgiving. Nagkakasakitan tayo. It happens in relationships. But when a husband learns how to forgive, when a wife learns how to forgive, then the marriage lasts. And they give each other a second chance. There is no third chance, no fourth, no fifth. It's always a second chance because the heart does not count. This could take some more minutes. I was struggling with this. I just want to share.
It happened with us, Salesians of Don Bosco. My religious congregation. It happened in 2001. Nagkaroon ng malakas na bagyo. Nasalanta ang northern part of Luzon. Meron kaming formation house para sa high school, minor seminary sa Bacolor, Pampanga. Ang na-involve, isang pamilya na taga Paranaque. I can see their family, their names, because this is a story of redemption. Rosal family. We know the family. Si Mang Rudy, the husband. Si Aling Maring, the wife. Si Raul, the eldest. Si Dina, yung sumunod. Si Ruel. Si Raul, yung panganay, nagpaalam. Gusto pumasok ng seminaryo. Pinayagan ng mag-asawa. Tuwan-tuwa sila. After 2 years, lumabas si Raul. 2 years ng high school, minor seminary. After so many years, nagpaalam ang bunso, si Ruel. Gustong subukan yung hindi natapos at sinimulan ng kuya. Lumampas ng 2 years, nag-third year high school, nag-fourth year high school. Pagkatapos ng high school sa Pampanga, dapat tutuloy na sa Canlubang, Laguna para sa college. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na sana ang kanyang journey patungo sa pagpapare. Nangyari ang trahedya. Dahil sa malakas na bagyo, marami mga puno ang bumagsak sa Pampanga. At kinabukasan, isang pare nag-decide na mag-ocular inspection sa damage ng nagawa sa seminaryo. Kasama yung mga seminarista. Pagdating sa isang puno na bumagsak, narinig nila may sound ng gecko. Tuko. Naisipan ng pare, kunin yung kanyang air gun at asintahin yung gecko. So, he trained this gun. Boom! Tumigil yung sound. Sabi ng isang seminarista, Father, titingnan ko kung tinamaan mo ha. Takbo yung seminarista. Dumulas yung air gun sa kamay ng pare. Nakalabit yung trigger. Lumipad yung isang air pellet. Diridiretso doon sa punto kung nasan yung seminarista. Tinamaan siya sa puso. Bagsak. Nirush sa ospital. Declared DOA. The name, Ruel Rosal. Tinawagan ng pamilya. Mula Paranaque, sumugod sa Pampanga. It was... hirap i-describe. Yung makita nila, yung labi ng kanilang anak, nandun. Nakahiga. Dinala yung remains mula sa Pampanga papuntang Paranaque. Doon nagkaroon ng wake. I was a fourth year student of theology. Walking distance yung seminaryo from the Shrine of Mary Help of Christians. Nandun yung burol. And so every night we would cross over and sympathize with the family. Feeling namin, ang bigat. Pag dumarating kami, lalo na naka-collar, kikita kami, and we would hear even, hindi lang feel, hear yung mga statements na, ayan, kasama yung mga yan, doon sa pumatay. And then we heard that one uncle of the boy was pressing a kiss. The family to press charges. It is not reckless imprudence resulting in homicide. Murder. Sinadya. Para walang bail. Gustong palabasin. Sinadya yung pagbarel. Kaya nung isang brother lumapit sa kay Mang Rudy, at alam niyo yung sisympathize Mang Rudy, huwag niyong pababayaan ang sarili niyo ha, kain kayo at magpahinga din. Nagulat na lang kami nung marinig namin sabi, huwag niyo kami pangunahan. Alam namin ang ginagawa namin. That was so shocking for us to know that this very meek and mild person is saying these words. Day of the funeral. Puno yung Shrine of Mary Help of Christians. Mga pare, mga madre, mga seminarista, pamilya ng Rosal. And that was when I experienced, kahit na pala ang daming tao, alam mo yung
the hush, yung you can hear the drop of a needle, tahimik lang, wala nagsasalita sa loob ng simbahan. The mass was presided over by our provincial superior, the highest here in the Philippines. And I remembered, he was so careful about the words that he was saying in the homily. The most he could promise was, sabi niya, I would lead all the Salesians into a provincial evaluation as to why priests should have guns for toys. Kung member kayo ng Rosal family, siguro ang sama ng loob niyo is, yun lang ang magagawa mo, slap on the wrist, walang parusa dun sa pari ninyo. Ganun lang yun? Evaluation lang? One touching moment, sign of peace. Pagkatapos namin mag-exchange, we saw Aling Maring slowly walk towards the coffin and was trying to lift the lid in order to give the sign of peace to her bunso. She could not do it. She kissed the glass. Lapit si Mang Rudy, binalik siya sa upuan. Communion. Prayer after communion. We were made to sit down. Mang Rudy went up the podium to address the assembly. And I remember much of what he said in this way. Nagpapasalamat po ang aming pamilya sa inyong lahat na naririto at sa mga lahat ng nakiramay, nakisimpatiya sa amin. Maraming salamat po. First word. Second word. Kayo na po magpapaumanhin sa anumang pong nasabi o naikilos na nakasakit sa inyo sa mga nagdaang araw na ito. Sana maunawaan niyo yung pinagdadaanan namin. Hindi po sadya kung meron kaming nasaktan sa aming mga sinabi, nabitiwang salita o nagawa. Third, nagkwento na siya. Alam niyo, matagal na namin pangarap magkaroon ng anak na pare. Ang saya namin na nagpaalam si Raul. Sabi namin, ito na siguro yung kaganapan ng pangarap natin magkaroon ng pare sa pamilya. Pagkatapos ng dalawang taon, nagpaalam siya, lumabas. Okay lang, tinanggap pa rin namin siya. Baka hindi siya tinatawag na Panginoon. Pagkatapos ng ilang taon, ito naman, ang bunso si Ruel ang nagpaalam. Nabuhayan kami ng loob. Baka siya na ang kaganapan ng aming pangarap. Nalampasan niya yung dalawang taon ng kuya niya. Umabot sa pang-apat at umaasa kami, tuloy-tuloy na sana to. Hanggang sa nangyari yung trahedyang ito. Kung saan mo inaasahan na safe ang anak mo, dun pa siya namatay. Malayo sa barkada, malayo sa bisyo, malayo sa lahat ng sakit sa lipunan, nasa seminaryo, dun pa siya nawala ng buhay. Ang sakit para sa amin. And then he says, wala na. Tapos na ang pangarap namin. Hindi na kami magkakaroon ng anak na pare. And he stops. But he was not going down. And nobody dared to approach him and ask, tapos na po kayo. So nandun siya nakatayo and we were just looking at him. That was a deafening, something like 5 minutes. Pagkatapos nagpatuloy siya. Sabi niya, pero sa tulong na rin po ng inyong mga panalangin, na linawan po ang aming pag-iisip at nabatid po namin, mali po pala ako. Hindi po totoong hindi na kami magkakaroon ng anak na pare. Bumaling siya dun sa kalipunan ng mga paring nagko-concelebrate. Tinawag si Father Elmer na nakabaril sa anak niya, pinatayo sa tabi niya, at ang sabi niya, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aming bagong anak na pare. And he stepped down from the podium and embraces Father Elmer, the one who killed his son. And Aling Maring goes up from her seat and embraces Father Elmer. And Raul and Dina did the same. And the whole family was there embracing the one who accidentally killed their son. I'm sure about this. Lahat kaming nando sa simbahan, nag-iiyakan. And I was telling myself, the next time I talk about forgiveness, I have a story to tell. I was an eyewitness to this. My dear friends,
the Rosal family are not saints. Hindi sila mga santo. Mga taong katulad natin, nasasaktan. Marupok, nagagalit, naghihinanakit. But when that moment of grace came, they responded to the grace and found it in their hearts to forgive. You know, I was thinking, okay na kasi. Yung sabihin ni Mang Rudy, Father, Father Elmes, sinaktan mo kami. Simula ngayon, apat na lang kami. Wala na kami yung bunso, pero pinapatawad ka na namin. Okay na. Patuloy yung pagpapari mo, tuloy ang pamilya namin. Okay na ba yun? That's already Christian, the act of forgiveness, right? All right. That's washing the feet already. He went beyond. Hindi ka lang namin pinapatawad. Tinuturing ka namin. Anak. Kuya ng dalawa. Kapamilya. You know, every time the Rosal family would have a reunion, birthday, anniversary, whatsoever, Father Elmer would be there. Why? He's a member of the family. What have we lost? Anong nawala sa atin? Gamit? Pera? Ari-arian? Anong nawala sa atin? Reputasyon? Magandang pangalan? Trabaho? Pagkakataon? Anong nawala sa atin? Anong nawala sa kanila, anak, kapatid, sa kabila ng ito, nagawa nilang magpatawad? Kakayanin din natin yon. Sa tulong ng grasya ng Diyos, we can also forgive. Formula. We all want to be happy. There's only one way to be happy, and that is to be free. And the way to be free of all negative energies and pains and hurts and bitterness and grudge and hatred is to forgive. You want to be happy? Free yourself. Forgive. There are obstacles to forgiveness. Let's just go through this fast. Rushing through the process to get it over with. Sige, kalimutan na natin lahat. Oh, mag-sorry ka. Sorry ako. Okay na tayo? Tuloy na uli ang buhay. Kalimutan na natin lahat. No, you're rushing through the process. Go through the process. Somebody was saying, Father, hindi ko pa kaya magpatawad. It's okay. Go through the process. Journey with the pain. Until you find it in your heart finally to forgive. Don't force the issue. But when you find it in your heart to forgive, go, do it. 2. Believing that the other will just do it again. Papatawarin mo, uulitin niya rin yan eh. Ba't ginawa pang magpatawad? Huwag na lang. Believe that this person with the help of God would change for the better. There's hope. Lahat ng tao may pag-asang magbago. And 3, failing to recognize your gender differences with your spouse para sa mag-asawa. Iba ang lalaki, ibang babae. I cannot impose my way of thinking on my wife. Iba mag-isip ang lalaki at mag-isip ang babae. Iba magsalita ang lalaki at ang babae. Babae, kinakailangan ano yung quota in one day? 8,000 words. Ang lalaki, 1,000 lang. Okay na yun. Mm. Kaya yung babae, pag magsalita ka, sabi mo kung ano nararamdaman mo. Yung lalaki, ewan ko. Hindi yan yung paraan ng pagproseso ng lalaki. Ang babae nagpo-proseso sa pagsasalita. Ang lalaki nagpo-proseso sa pag-iisip. So, magsalita ka. Ano sasabihin ko? Sabi ng lalaki, manahimik ka. Magkaiba kasi tayo. Alright. Men are from Mars. Women are from Venus. Nakita sa planet Earth. Alright. More than the obstacles. Well, look at this. If I hurt your feelings, I'm sorry. Okay ba to? Kung nasaktan kita, edi sorry. May mali dito. One word. What's that word that makes this?
problematic wrong. There you go. If I hurt your feelings, then I'm sorry. So, hindi ka sigurado. Ganto yan eh. Kung nasaktan ka, edi sorry. Hindi ko sadya, eh, nasaktan ka, sorry. No, if you're sincere, wala nang if. I hurt your feelings. I'm sorry. Check this out. I know I lied to you, but I wouldn't have to if you didn't react so negatively. Okay, aminin ko, nagsinungaling ko sa'yo. Pero hindi naman ako magsisinungaling kung hindi ka naman nag-react ng ganun eh. Sino may problema? Ikaw. Okay, one word that makes this problematic. What word? Very good. But. All right, last one. Parang quiz, ano? These are just samples. Maybe I shouldn't have spent that money without talking to you first. Ayan, perang usaping pera to. What's wrong with this? Aso hindi ka sure. Maybe. Ayan. How do you correct that? Drop the maybe. I shouldn't have spent that money without talking to you first. All right. We're ending. More than these. These are credos. Statements. That we can say over and over again. Doon sa taong nakasakit sa'yo, doon sa taong naka-upset sa'yo. All right. This is the first credo. All together? And you don't tell the person that. You tell God that. I like this person. What does this mean? I focus on the goodness of the person. Sa halip na nakafocus ako doon sa pagkakamali niya, focus ako dun sa, gusto ko siya. Kasi, yung magagandang qualities niya. Second credo, second creed. This person is a big blessing to me. Kanino sinasabi to? Say it to the Lord, say it to others. This person is a big blessing to me. Could you say that to your seatmate? You are a big blessing to me. Hindi naman mahirap, di ba? Oh, kasi hindi ka naman sinaktan ng katabi mo eh. Now, say that to the person who has hurt you. You are a big blessing to me. Yan, right? You are a big blessing to me. Oh, joke. All right, third. All together? Sobra akong napatawad. Pinatawad niya ako. This is the other side of it. Hindi ako yung nagpapatawad. Ako yung humingi ng tawad. Ako yung pinatawad. I've been forgiven much. Fourth. In terms of friends, in terms of couples, we are both still growing. We are, okay na ba tayo? We are getting there. We are on a journey. We are learning. And it becomes a painful journey at times. Pero hindi naman laging pain, di ba? May joyful mysteries din naman. May glorious mysteries din naman. And the last. Hindi makatiis, ano? All together. God is part of our relationship. God is still working in us. He's still working in this relationship that we have. We are still a work in progress. Hinuhubog pa rin tayo. Finoform pa rin tayo ni God. Okay. Last point. Three words. The power of the three words. These are three powerful words. You know the three powerful words. I love you. I give you three more. One. One. If this could be our language every time, say it to your partner, say it to your friend, say it to your parents, say it to your child, say it to your brother or sister,
I'm sorry. Second of three words. Please forgive me. Ask for it. Humbly ask for it. Matawarin mo na ako, ha? Sensya ka na. Now give me the last. To complete the picture. I am sorry. Please forgive me. One more. Right. All together. I forgive you. And that is a liberating experience for both parties. I forgive you. And all these we do. All these we do. Loving and forgiving we do. In Jesus' name. Amen.